present to you, Miss Grand Philippines 2023 is Miss Cagayan de Oro City! Sa kanyang natatangang ganda, na sinamahan pa ng confidence at talino, itinahan ng 19-year-old Phil Brazilian beauty na si Nikki De Mora bilang Miss Grand Philippines 2023 sa question and answer portion na highlight ang pagiging proud Pinay ni Nikki. Sa tanong na, if gusto ko yung buhok niya, para siyang Barbie doll. You were given a chance to come up with your own slogan to promote. Ito yung tanong, kung ikaw daw magka-come up ng new slogan, ito yung tanong ha, if ikaw magka-come up ng new slogan sa tourism, ano ang sagot mo? Pakinggan. The Philippines, what would it be and why? It would be to love the Philippines. Ganda mo te. If you were asked to have your new slogan for tourism, what would it be? It would be to love the Philippines. Bagong bago. Hindi ko nga alam kung ako lang ang nakapansin eh, pero parang bago nga eh. Alam sabihin ng bago, di ba new? Uy, baka banod ba? Ibash ka ng mga tao. Ibabash ka ng mga tao dyan sa ginagawa mo. Nico David, pa-shoutout. Taray, may check siya. Na. I think being a Brazilian and Filipina, it makes me... I think ito, it would be to love the Philippines. O sige. Malay mo, interesting yung sagot niya. Malay mo lang, medyo interesting yung paliwanag niya. It would be to love the Philippines. I think being a Brazilian Filipina, it makes me love both culture, both heritage. Love both cultures, both heritages, and two different traditions. And so I'm proud to say that I love Philippines, despite having its flaws. Ayan. Abogado ko dati si Atty. Libayan Banat Bay. Walang SKL ko lang. Ano? Walang SKL? Anong SKL? Anyway, sorry ha, pasensya na. I'm not familiar with you. I'm sorry ha. Sorry, hindi po kasi ako masyadong ano. I do not mean to insult you na hindi po ako. Pero sorry po ha, Nico David, kayo po... Sorry, ano po ginagawa niyo sa vlog? Anong vlog niyo po? Pasensya na ha, huwag ko kayo magagalit ha. Hindi ko talaga sa kabisado kung ano yung Nico David na vlog. Okay, pasensya na po. Anyway, balik tayo sa kanya. Commentary si Nico David. Ikaw ba yung reporter? Ikaw ba yung reporter? Tama ba ako? Oo, sikat po yan. Parang naririnig ko eh. Alam ko, ikaw yung sa media, di ba? Pasensya na kung tama kung nagdidibang siya Banat Bay. Tama ba ako? Ikaw yun? Kung ikaw po yun ha. Pero alam ko, ginagalang ko po mga media. At ito, walang biro ha. Maraming mga prostitute pero marami pong magagaling na media. Hindi, debunker ako ng mga social media influencer. Kara David Jun! Oo nga naman ba? Ba'y tatanga-tanga ka talaga? Pasensya na! Lods, kamatis yan. Kamatis yan? Anong kamatis? Anong kamatis? Hindi ko kilala sinong kamatis. Pasensya na kayo, hindi ko ano. Ginugulo niyo ako eh. Ano man kamatis? Ano ibig sabihin niyo ng kamatis? Hindi siya media kamatis, content creator. Kasamahan ni kamatis. So kabutas to. Okay lang. Siya yung kumakain kay kabayan ngayon. Sinong kabayan? Kamatis CGI ah. Hindi ka naman kabutas, Nico David. sabi mo, kasamahan ka daw ni Kamatis eh. Ano yung SK? Hindi boss, nakaaway niya si Kabutat. Okay. Sabi,
Nakaaway. Bakit mo naman nakaaway si Kabutas pero naging lawyer ko si Libat? Naging lawyer? Eh, bakit mo naman ginawang lawyer? Sorry, ha? Nico David, bakit mo naman ginawang lawyer si Attorney Libayan? Sa dami-dami naman ng lawyer. Nag-aksaya ka ng pera. Nag-aksaya ng pera doon. Asensya na. Eh, ang gulo. Ah, libre acceptance fee niya. Bakit siya pumayag na libre? Ah, kasi sikat ka, kaya libre. Natalo ang kaso, kaya naging kaaway na niya. Kaya. Sige, minsan kwento mo ha. Pagpasensya mo na, Nico David ha. Hindi kasi ako familiar masyado sa... Honestly, pag nag-YouTube po ako, hindi po politics ang aking pinanonood. Pag nag-YouTube po ako, more on camera, mga motorsiklo, yun ang pinanonood ko. Tsaka yung mga... mga ganun. Ano mga puro pang entertainment lang tayo eh. Anyway, balik tayo dito. Ito nga. So, si ate, yung nanalo, yun yung tanong sa kanya. Alam mo, nalulungkot lang ako ha. Nalulungkot lang ako kasi hindi ko alam eh. Parang hindi ko nilalait si ate ha, yung nanalo. Pero sana, yun na ba yung best ng sagot? Wala bang mas best? I mean, ganun ba talaga sila sumagot? Hindi ko alam ha, kung bakit ganun. Okay. Hindi ko siya binabatikos, hindi ko sinasabing bobo siya, hindi naman. Kaya lang, the question is very, very simple. Kung ikaw ang bibigyan ng news, ikaw ang may chance na magbigay ng new slogan, ibig sabihin, bago nga eh, new nga eh. Ba't niya pinili Love the Philippines? Medyo may problema ako doon. Sabi ko, bakit naman ganun? Bakit naman, sa dami, new nga eh, tas biglang same pa rin, Love the Philippines. Eh, binatikos na nga yung Love the Philippines. Ulitin mo pa. Ayun na nga. Eh, alam mo, sa loob-loob ko, eh kasi nga, dito kasali si Harlyn Budol. Siguro, kung kumpara mo naman kay Harlyn Budol, malayo naman yung talino ni ate, di ba? Di sila aware sa current events. Ako, ayoko kasing gawing ano yun eh. If you are joining and you are joining a beauty contest, you should be aware of that. Honestly ha, you should be. Kung ikaw iba trabaho mo, iba ginagawa mo, okay lang. Normal ka. Pero if you're joining something, na alam mong somehow medyo kailangan may kaalaman din. Sana man lang inaral. Maayos ang sagot ni Harlyn? Parang hindi. Tuloy natin. Ang beauty pageant veteran na si Michelle Arceo ng Quezon City ang hinirang naman bilang Miss Reina Hispano-Americana Filipinas 2023. Miss Echo Teen Philippines si Francine Reyes ng Tarlac. Habang si Miss... Pero maganda siya, in fairness. Wala akong comment sa ganda niya. Sa pag... tindig niya okay panalo. Kaya lang sana, hindi ko ulitin ko ha, baka i-bash tayo ng mga taga-Cagayan. Hindi ko sinasabing hindi siya marunong. Sana lang may maganda pang sagot na hindi lang Love the Philippines. Yun lang ang akin doon. Gono Rizal at magandang dilag star Harlyn Budol. Sabi dito, ha foreigner kasi, basta may dugong foreigner, magaling sa judge. Alam mo, may punto ka dyan. Sabi nito ni Rama Rosale, hindi kasi sinabi aside from the Love Philippines. Kailangan pa bang ispilingin yun? Sinabi na nga ano eh, if you are given a chance to give the new slogan of the tourist, sabihin mo same. Ay, ano ba to? Ang kinilala bilang Miss Phil. Tapos, baka yung judge si Chabit pa. Oy, wag ganun, kau naman. Philippines Tourism. Hakot Queen si Harlyn sa rami ng napanalunang special prize. Pero in fairness, maganda yung makeup ni Harlyn dito. Ha? Hindi, totoo. Kita mo. O, di ba yung tunay niyang itsura tsaka yung dito. Ang ganda niya dito. Wala ako sinabing pangit siya, ha? Sinabi ko lang maganda yung makeup niya dito.
practice. Binasag din ang nakagawian ng gumamit si Herlene ng interpreter. Gagamitin ko lahat ng aking plataforma upang sa pang-mapang... Alam mo, Harlene Budol, ako talaga naniniwala. Dapat hindi ka pasalihin sa beauty contest. Ako naniniwala doon kasi... Ayoko, parang ano eh, parang... Wag naman. Seryoso yan eh, seryosong usapin ng beauty contest. Even if sabihin na natin... Ang importante dito yung mukha o syempre beauty contest nga, di ba? But still, it's a serious questioning eh. Style niya yan. Oo nga, yung style niya, huwag niyang dalhin dyan. Ganun lang simple yun, Brad eh. Di ba? Hindi mo pa pwedeng sabihin na, kunwari, pupunta ka ng isang event na formal. Tapos pupunta ka doon, darating kang naka-shorts. Bakit? Style ko to eh. Konyo ako eh. Yung shorts ko yung maikli, parang pang yung mga palalaki na alam mo. Oo, style mo yan. Pero hindi yan ang nararapat sa event na to. Hindi pa pwedeng ganun. Diba? Kailangan matuto kang makihalibwilo ng nandun din yung ano mo, paggalang mo doon sa event na pinuntahan mo. Kaya ako, sablay sa akin to. Sa akin, ha? Dapat hindi pinapasali yung ganito. Kung gagawin lang joke yung pageant, para lang sarili sumikat. Para. Baboy eh. Parang ganun eh. Di ba? Parang, wag naman. Kasi nga, eto ha, halimbawa lang. Di ba kung, hindi ko sinabing ganito katasang antas ng level ng pagsali ng beauty contest ha. Di ba kunwari, pagkakandidato ka, merong ano eh, mga nuisance candidate. Eh. Dapat siya rin eh. Nuisance candidate yan. Sino ba yan? Parang gano'n. Biro lang ha. Pero dapat gano'n, di ba? Parang, bakit? Kasi may binabagayan, di ba? O pag ikaw kakandidato ka bilang ganito, bakit may nuisance candidate? Kasi merong requirement. O, dapat gano'n. O, since ikaw sasali sa isang prestigious beauty contest, prestigious ka dapat. Ay, hindi ka prestigious, tas gaganyan-ganyan ka. Hindi, honestly, ah, parang sabit sa akin yun. Ako honestly, it's a disrespect, not just to the pageant, but to the contestant as well, na naghirap, nagtrabaho, bata pa lang sila, yung nanay nila, pinipilit na silang, anak, maglakad ka ng ano, parang ka Barbie, ganun-ganun ka sa bahay mo. Bakit? Kasi pinangarap nila yan eh. Yeah. Mare, meron kang power bank sa ulo, maglakad ka. Ah, ganyan-ganyan ka. Diba? Para lang masabing ano, pinaghirapan nila nung bata, yung naglalagay sila ng libro dito para lang makahalakad na maayos. Tapos may darating na isang kung saan-saan na lang nang galing. Diba? At again, I'm not saying na hindi niya kaya. I don't think so eh. Kung gugustuhin mo naman magpakatino, kaya mo eh. Kaya lang, she's playing with it. Nagiging OA na eh. Kuwari, hindi ka maka-English, pwede mo naman, I'm sorry. Woo! Te, mag-showtime ka na lang, te. Sama-sama kayo sa kachip. Ay, sorry, di pala chip yun. Di ba? Samahan niyo ako at tapusin ang cyber violence. Join me in eradicating cyber violence. Protection sa bawat netizen. Para kay Herlene, tama ang kanyang desisyon na kumuha ng interpreter. Takot na baka every time na may lumabas sa bibig ko, pagtatawa nila ako, ibabash nila. Alam mo kung bakit ka binabash? Biktima ka na naman. Eh. Te, biktima ka na naman. Ikaw na naman ang biktim dito. Kaya ka binabash kasi ginagawa mong OA. Ginagawa mong joke. Diba? Huwag mong gawing joke. I don't think hindi mo kaya magseryoso eh. Sigurado ako kaya mo magseryoso kung gugustuhin mo.
Eh kaya lang, nagpapaka-OA ka eh. Nagpapaka, ano mo yun ha? Hindi. This is who I am. You should accept me. Oh, pero naitawid ko naman at sure ako na habang tumatagal. Kasi alam nyo kung bakit. Eto ha, marami ng beauty contest na yung mga contestant pumalpak dahil hindi makapag-English ng tama. Pero yung sincerity nandun. Hindi sila nakapag-English, pinalakpakan pa nga sila. Kasi na-realize ng tao, hindi lang siya marunong mag-English, pero naipaliwanag niya yung sarili niya. Nagkamali lang siya. Di ba? Kasi dito, ginawa mo na ng isang beses, uulitin mo pa. Kaya ano na yun? OA na yun, sobra. Marami pa ako matututunan. Tapos ha, Miss Tourism siya, di ba? Oh, sabi nga nito siya, Miss Tourism should be fluent in English to entertain tourists. Actually, hindi naman sila literal na magiging parang tourist guide. Hindi naman ganun. O tourist ambassador. Hindi naman. I don't think it's going to be a literal. But still, since you bear the name tourist, you should know how to talk to people, especially, I don't know if still, ang universal language is English. Pero siyempre, yun ang alam ng lahat, ng tao, karamihan. Dapat kahit papaano, marunong ka. Kasi nga, Miss Tourism eh. Diba? Eh, minsan na ibinagay. Step by step lang patungo sa pangarap. Hindi naman nag-uwi ng corona. Pinalakpakan at hinangaan din si Miss Grand Sultan Kudarat. Namuntik mang matalisod, confident pa rin ibinidang. Oh, tingnan nyo yung ate. Oh, natalisod siya. Hindi naman siya, ay! Ay! Huwag ganun-ganun. Bana! Hindi naman siya gumanon, di ba? Hindi nagpaka-OA. Binawi lang niya. Kanyang pasarela. Gayon din si Miss Grand Occidental Mindoro. Kasi normal yan eh. Normal na nagkakamali sa mga beauty contest. Minsan nadadapa pa nga eh. Na kahit tila kabado. Let us take a moment to remember. Oh, halimbawa, si ate po nagkamali. Di ba? Tiniis niya. Hindi siya nagpatawa. Poise pa rin bumalik sa kanyang pwesto habang nakakuha ng suporta mula sa audience at sinabihan siyang kaya mo yan. Katatubayan updated sa showbiz happenings. Alam mo, ito lang ha. Sa totoo lang, kaya ayoko sana siyang pasalihin. Alam mo, kung kuwari, desisyon ko lang. Wala man ng karapatan, pero sa opinion ko lang yun. Na sana pagkag mga ganyan, na alam naman natin ganyan pa ang gagawin, wag na lang siyang pasalihin sa beauty contest. Okay? Or, kasi ano eh, feeling ko pala, hindi pala or, feeling ko kasi, hindi maganda yung influence niya sa kabataan na nangangarap na sumali ng beauty contest. Pasensya ka na, Harleen, ha? Hindi ho personal to, opinion ko lang. Feeling ko kasi, kunwari, merong makakapanood sa'yo, bata, kabataan, na nangangarap na maging sumali sa beauty contest, di ba? Tapos mapapanood ka. Tapos yung nanay mo, tinuturuan ka, oh, nak, ganito sagot mo, ganito. Sasabihin ng nung bata, Nay, bakit yan yung budot? Ganon tumagot. So, kahit pa, ano na lang ang tagot ko, bayan na. Anyway, tanggapin nila ako kasi ganon din ako. Hindi maganda, di ba? Di ba ng Virginia? Dapat medyo ayus-ayusin naman. Hindi siya magandang halimbawa sa mga taong sasali ng, actually hindi lang ho sa mga taong sasali ng beauty contest eh. Di ba? Maging yung, marami kasing naiinis ako sa mga ganyang klaseng ano eh, mga attitude ng kabataan ngayon na, okay lang yan, pa-cool ako. Ethics lang life ko. Cool, I'm cool, everything is okay. Mindset lang yan, Brad. Yung mga kababaihan na ganyan, busit na busit ako. Bakit? Instead na naiinganyo sila, hindi. Kaya nyo pang maging magaling, kaya nyo pang maging matalino, mag-aral kayo. Huwag mong sabihin na, di, mahirap lang ako, ganito lang ako eh. Laking kanto ako, you know, I'm from the streets. So, I should talk like this, you know? Minsan ganun kasi attitude ng iba eh. Oh, tinan mo nga to, si Harleen Budo, no? Tinan mo, nanalo, kahit ganyan siya, balasubas siya. Ay, pagkano siya, okay na yan.
Di ba? Anong punto ko? Ang punto ko simple lang. It's not a good influence. Honestly, sana ho hindi ganun. Kasi dumadami na ngayon ng ganyan eh. Yung nagpapaka OA. Tama kayo, OA. Nagpapaka jologs. Walang problema if that's the way you are. Okay? And you're trying to learn. Kasi meron namang step by step yan eh. Nagsimula kang ganito. Talagang wala kang pera. Sakado ka lang nakatira. O ganito lang ako. Ito lang talaga kaya ko. Ganito ako magsalta. Pero you try your best na mag-aaral ako. Susubukan ko. Iaangat ko yung sarili ko. Di ba? Hindi yung, hindi, ganito na lang ako eh. Diyan ako busit na busit sa mga ugali ng mga Pilipino na dito ako pinanganak. Dito na rin ako mamamatay. Mamatay ka talaga dyan.